sa araw na ito, Lord, na iniaalay namin sa iyo, Lord, papasalamat po kami sa palakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Umagang ito, Lord, na patuloy po kami humihingi ng kalinisan sa iyo, Ama. Ang puso, ng isipan, linisin mo po ang aming buong pagkatao, Panginoon, upang ang kalayaan mo, Panginoon, na mangusap sa bawat isa ay nandoon, Lord God, dahil kung lilinisin po kami, Panginoon, malayang malaya ka po makakapanahan sa bawat isa, Panginoon. Malaya mo pong malaya mo po, Panginoon, na maipaparamdam sa amin ang iyong kadakilaan, Lord God. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon, sa isang malaking pribilehiyo na naman po ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo. Bagamat nandun lagi ang kaba, Lord, patuloy po akong umaasa sa iyo, humihingi ng paggabay mo, Panginoon. Wala po akong alam, Panginoon, sa mga bagay na ito, Lord. Patuloy lang po akong umaasa sa iyong kadakilaan, Lord God, na ikaw po ang nagpatayo sa akin dito, Panginoon. Kaya alam ko po, Panginoon, na napalataya po ako na ikaw ang kikilos, Lord God. Gamitin mo lamang po akong daluyan ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Maihatid, Lord God, ng nais na ihatid ng iyong mga banal na salita, Lord God. Hallelujah, Panginoon Diyos. Patuloy po na ikaw ang manguna sa gawain ito. Patuloy po na puspusin mo ng banal mong espiritu ang loob ng church na ito, Lord God. Huwag mo pong hayaang madistract ang kalaban, Lord God. Dahil ang kalaban po ay napakatuso, Panginoon. Lagi lang po siyang nandyan sa tabi. Pilit na ginugulo ang gawain para sa iyo, Lord God. Huwag mo pong hayaang makapag-penetrate, Panginoon, ang gawa ng kalaban na ito, Lord God. Hallelujah. Tuloy po namin itinataas sa iyo, Lord, ang gawain ito. At kung sino man po may mga discomfort sa katawan, Panginoon, dinadalangin po namin ang kagalingan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Ang kagalingan na aming kiniklaim, Panginoon. Hallelujah. Thank you po, Lord. Muli po, alisin mo po ang mga bagabag sa aming mga puso at isipan, Lord God. Ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa sa mga mahal sa buhay na malayo sa aming mga piling, Panginoon. Ingatan mo po sila at gabayan. Hallelujah. Salamat po ng marami sa iyo, Lord God. Sa umagang ito, muli po ang lahat po ng kapurihan, karangalan, kaluwalhatian ay binabalik po namin sa iyo. Ito po mga pagsamot na langin sa iyo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Buksan po muna natin, mga kapatid, ang ating Bible sa Hebrews, mga kapatid. Ito po ang pinagkaloob ng Panginoon na maibahagi ko sa Hebrews 11:1-4. Sabi dito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, being dead, yet speaketh. Marira po tayong mupo, mga kapatid. Praise God. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Sa totoo lang po talaga, ang hirap matulog pag nakita mo yung may schedule ka. Sa akin lang po, mga kapatid, dahil ako lang sa ibang mga kapatid natin, talagang pag nakita mo na one week ikaw na, talagang hindi ka na makatulog eh. Lalo na pag yung Thursday na, Friday na kinabukasan. Sa totoo lang po, mga kapatid, kagabi, mag-alas stress na, gising pa ako, hindi ako makatulog. Nananalangin na lang ako sa Diyos na bigyan ako ng kalakasan para sa paggamit niya sa akin, sa pagpapatay niya sa akin. Amen. Nagpapasalamat nga ako dahil mahaba yung oras ng patutuwa, mga kapatid. Sabi ko nga, sige pa. Pero
ang lahat may hangganan eh. Sabi nga, darating yung tamang oras para patayuin ka ng Diyos, dadating yung tamang oras para gamitin ka ng Diyos upang magbahagi din ng kanyang mga banal na salita. Kukunin ko na rin po yung pagkakataon, mga kapatid, para ako din naman ay magbalik ng pasasalamat sa Diyos dahil sa bagamat paulit-ulit, mga kapatid, na binabalik ko sa Diyos yung kapurihan, pasasalamat dahil sa laging kalakasan na ibinibigay niya. Sa umaga pa nga lang, sabi ng ating nakadatandang kapatid, dapat ipagpasalamat na nga dahil nagising pa tayo, mga kapatid, na silayan pa natin yung ating mga mahal sa buhay. Sabi nga niya, yung iba raw, nagdidiretso na eh. Pero bagamat, mga kapatid, sa totoo lang po, medyo may kalungkutan na naramdaman dahil yung isa ko pong pinsan na best friend ko, talagang tinuturing ko na, ano, pumanaw po siya nung kasalukuyang nagdidiwangan sa libutan ng Kapaskuhan, mga kapatid. Sa isang di inaasahang mga pangyayari, talagang nalunod, mga kapatid. Nagpunta siya ng Batangas at nagkaroon ng kaunting kasiyahan sila doon. Yung anak lang ang nakakausap ko, naliligo daw at siguro nakainom, mga kapatid. Ang tao nga naman, talagang sadyang kukunin na ng Panginoon, wala na tayong magawa eh. Talagang pag dumating yung oras eh, sabi nga may hangganan eh. Actually, sabi nga nakaahon na daw eh, pauwi na eh. Kumbaga nakabihis na siya. Kung bakit tumalon siya uli? Anong meron at tumalon siya uli, nakabihis na, mga kapatid? Yung pagtalon niyang yon, wala na, hindi na lumutang nung nakuha nila, patay na. Kaya mabigat man sa kalooban, mga kapatid, pero ang lahat eh iniaalay na lang natin sa Diyos yung mga ganitong mga pangyayari dahil ang Diyos ang sabi nga, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Ang Diyos ang nagpahiram sa atin ng hininga ng buhay. Walang ibang may karapatang kumuha nito kundi ang Diyos din. Pinagpapasalamat ko rin, mga kapatid, yung pag-iingat ng Panginoon sa aking mga mahal sa buhay, sa aking sambahayan. Nasa Batangas po sila ngayon, mga nawagabayan sila sa kanilang pagbalik sa Manila. Pinagpapasalamat ko sa Diyos yung pag-iingat, yung kalakasan, mga kapatid, sa aking sambahayan. Salamat sa Diyos at patuloy kong ibinabalik sa Kanya lahat ng kapurihan. Mabalik po tayo, mga kapatid, sa ating ang pinagkaloob po ng ating Panginoon is ang title po ay hango din sa mensahe ng ating mahal na mensahero, ang ating kapatid, na faith is the substance, sabi niya. Sabi dito, sabi ng ating propeta, "This day that we're living in, it's such a day of unsettled peace and unsettled rest everywhere." Sabi. "People are running to and fro seeking whatever they may seek. Most anybody can get a following no matter what they teach or think. Somebody will listen to them and it's a day that the prophet spoke of." Sadya nga naman, mga kapatid, na sabi nga, napaka-unsettled nung panahon natin ngayon. Yung payapaan talagang napakagulo, mga kapatid. Pagdating nyo sa mga relihiyon, napakarami rin mga relihiyon. Iba't iba, mga kapatid, di po ba? Sabi, pero kinakailangan na sa dami ng relihiyon na to, napakarami nilang mga ibinabahagi na napakarami nilang mga iniinganyo na sabihin natin na marami silang natatangay, mga kapatid, di ba mga sabihin. Pero